tayo nag-earth grounding. So dito tayo maggagawa ng ating vlog. Pero dahil maingay dito sa labas at rindig na rindig natin yung tunog nung agos ng sapa, so papasok tayo sa loob ng sasakyan. This is Anne. Welcome to my channel and thank you for tuning in. So today, pag-uusapan natin about sa present moment at kung bakit napaka-powerful ng information na to. Dahil ang present moment, ito yung gateway ng eternal now. Ito din ang connection mo sa higher self mo at ang connection mo sa spirit or God self mo or pure source energy. So, ito rin yung secret or ito rin yung gateway para makamanifest ka ng mga gusto mo sa buhay. Kung ano yung gusto mong ma-experience dito sa reality. So, simulan na natin. Yung past, tapos na yon. Kaya nga past. Kasi nakaraan na yon. Huwag mo na yung romansahin. Huwag mo na yung balik-balikan. Yung tipong 10 years ago na binabalikan mo pa. So, wala ka nang magagawa doon kasi nangyari na yon. Happens for a reason. At kung mag-isip ka naman sa future, dyan ka rin mai-stress kasi nga, hindi pa dumadating yung isang bagay, masyado ka nang nag-a-advance thinking. So, lumilipad yung isip mo sa future. Kasi, para malaman mo yung future mo, kailangan aware ka kung ano yung ginagawa mo ngayon sa present moment. So, kung meron kang binago sa lifestyle mo or meron kang binago sa habit mo. So, magre-reflect yan at mababasa mo kung ano yung magiging future mo. Kasi kung wala kang ginagawa ngayon na pagbabago, so wag ka na mag-expect na meron ka ring magandang future. Ganun lang yon. So, bumalik tayo sa present moment kasi ito yung power. Ito yung power mo. Yung soul mo nag-ooperate lang sa present moment. Hindi siya nag-ooperate sa past at hindi rin siya nag-ooperate sa future. Yung spirit mo or yung God energy mo, nag-ooperate lang din siya sa present moment. So, kapag yung isip mo lumilipad doon sa past, wala kang power. Kung ang isip mo naman ay lumilipad sa future, wala ka ding power. So, yun ang dapat nating malaman. Ano ba tong present moment? Ano ba tong eternal now? Alam nyo ba yung pagising mo sa umaga, nagpasalamat ka na, kung ano yung meron? Ay, thank you sa atin. Kasi di ba pag nasa 3D ka or nasa low density, so nandyan pa yung belief system natin about God program. So, sinasabi natin, thanks God, thank you Lord. Kasi ito yung may panibagong buhay ako, panibagong lakas, etc. So, pinagpapasalamat natin. So, yung present moment, ganun din siya. Dapat mong ipagpasalamat kung ano yung meron ka ngayon. Kung ano yung nakikita ng mata mo, kung ano yung na-appreciate mo. Magpasalamat ka na meron kang 5 daliri. Magpasalamat ka na kumpleto yung mata mo at nakakakita ka. Magpasalamat ka na nakakarinig ka at naririnig mo tong message na to. At magpasalamat ka dahil nakakahinga ka. Magpasalamat ka dahil nakakapagsalita ka. So, napakadami nating dapat ipagpasalamat na which is nakalimutan natin kung ano yung importante sa buhay natin. So kaya karamihan sa atin masyado tayong na-stress dahil nga nag-iisip tayo sa past at nag-iisip na tayo about sa future. Inom muna tayo kasi masyadong nalamunan natin. Ayan, medyo naging emotional tayo nga kasi nga alam mo yung feeling na sobrang grateful ka or kahit na wala pa, pagpasalamatan mo na, i-claim mo na meron ka na. I-claim mo na yung mga pangangailangan mo na provided ka. Provided tayo sa lahat ng kailangan natin. Ikaw lang yung nag-iisip na hindi ka provided kasi nga
bilang tao, meron tayong tinatawag kasi na ego. So, yung ego, yun yung nagki-create ng, nag-emotional na naman. yung ego mo, yung ego natin, yun yung nagki-create ng separation sa God self natin. Kaya iniisip natin na, ay, hindi ako worthy, ay, wala ako nito, ay, ang dami kong mga wala, ang dami kong kulang sa buhay, hindi ako masaya. Kasi nga, yun yung mindset mo. Kapag masyado kang negative thinking, alam mo yon, yung negative energy, nagmumultiply yan. So, the more na masyado kang negative, so yung negativity, nagmumultiply yan sa'yo, namamagnet mo siya. So, nagmumultiply, kung ilang oras kang nakapokus dyan sa negativity, so nagmumultiply. Kaya ang nangyari sa'yo, pabigat ng pabigat yung nararamdaman mo. So, kapag ikaw naman yung taong positive ka mag-isip, kahit na wala pa, pinagpapasalamatan mo na. So, positive energy, namamagnet mo rin yan, yung positivity, at nagmumultiply din yan sa'yo. So, the more na inaalis natin yung worry natin, yung fear natin sa mga bagay-bagay na wala tayo. So, nandun ka sa pagli-let go ng mga bagay na alam mo na hindi mo kayang kontrolin. So, yun yung dapat isa natin sa ma-master sa energy field natin, sa mindset natin. Kasi nga, lahat ng mga iniisip natin, yan yung mga binubroadcast natin sa universe. Yan yung binubroadcast natin sa taas. Yan yung binubroadcast natin sa or titawag mo na yung God self mo. So, yan din yung ating na ma-manifest. So, before tayo magpatuloy, ano ba yung linear time? Ngayon ko lang narinig yan. So, yung linear time, ito yung bilang tao, dito tayo laging aligaga. Aligaga tayo, busy-busyhan tayo as human doing. Dito tayo, alam niyo yung simula paggising mo sa umaga, maliligo ka, kakain ka ng almusal, tapos papasok ka sa 8 to 9 hours or 8 to 12 hours job. Yung ginagawa mo bilang tao, ibig sabihin, simula pa sa makapasok ka sa isang kumpanya or sa isang trabaho hanggang tumanda ka at nag-age ka na ng 60 or 70. So, wala kang ginawa kundi yung, alam mo yung paulit-ulit na habit mo lang na hindi mo na-enjoy yung sarili mo. Kumbaga, slave ka sa mga ginagawa mo na, kumbaga, no choice ka. Ganun lang yung program mo. Kumbaga, tumanda ka na, ganun lang yung program mo. So, yun yung linear time na wala tayong time sa sarili natin. Lagi tayong rush. Lagi tayong go sa trabaho natin na hindi natin binibigyan ng time yung sarili natin. So, yan yung tinatawag na human doing. So, sa linear time, dito tayo busy-busyhan at wala tayong time para sa sarili natin. Ibig sabihin, dito rin tayo distracted. Kumbaga, wala kang, alam mo yung wala kang connection sa self mo. Wala kang time para mag-slow down. Kasi nga, lagi kang rush hour. So, iniisip mo pa lang na kailangan ganitong oras, nasa company na ako, kailangan alas 9, alas 10, matapos ko na yung trabaho ko. Kumbaga, yung isip mo lumilipad kung ano yung dapat mong gawin ng mga schedule na dapat ito matapos ko. So, napakaraming distraction. Wala kang time para sa sarili mo. Laging rush. So, yung, which is yung eternal now, kabaliktaran. Kabaliktaran dito yung time-space natin. So, sa time-space, dahil iba nga mag-operate yung pag nandito tayo sa low density at nandito tayo sa higher realms or higher dimension or sa time-space natin. So, dito naman is kailangan mong mag-slow down, kabaliktaran. Kung dito sa physical reality, palagi tayong rush, busy-busyhan. So, sa higher realms naman natin or sa eternal now, dito naman is kailangan mong mag-slow down. So, kapag lagi kang rush, lagi kang distract, kumbaga may mga distraction, kumbaga wala ka doon sa, alam mo yung hindi ka naka-align sa sarili mo kasi yung isip mo lumilipad kung saan-saan doon sa yun sa mga pinapagawa ng ibang tao sa'yo. Kumbaga, wala, in other words, wala kang time para sa sarili mo. Yung time-space naman natin, na which is dyan ka kailangan mag-slow down. Kasi pag naka-slow down tayo, ito yung, kumbaga nakapokus ka sa sarili mo, nakapokus ka yung, alam mo yun yung silence, yan yung connection natin doon sa God frequency natin.
yung kumbaga yung silence, diyan din tayo nagkakaroon ng communication sa soul natin or sa self natin. So kapag lagi tayong busy-busyhan, so wala tayong connection, kasi nga either na yung isip mo lumilipad doon sa nakaraan, or either 10 years ago, or kaya doon sa mga nangyari nung isang linggo na nagkaroon ka ng problema sa work mo, or sa future naman na iniisip mo kung ano yung mga dapat mong tapusin. So yun yung linear time, na which is yung time space, ano naman natin is yan naman yung, alam nyo yung feeling na kumuha ka ng vacation sa work mo. So let's say humingi ka ng vacation sa boss mo, and then nag-vacation ka ng mga, kasabihin mo 3 days lang, and then pumunta ka ng beach, and then sa vacation na yon, dahil nga sa hindi ka nag-worry kung ano yung mga dapat mong tapusin sa araw na ito, so ibig sabihin, nandoon ka sa tinatawag na present moment. Kasi doon sa time na yon, alam mo, wala kang iniisip kung ano ba yung kakainin ko, pizza ba, or papaya ba, or saging ba, or avocado, or iinom ba ako ng buko juice. Kumbaga, yun lang yung choice mo. Yung choice mo is kung ano lang yung meron ngayon sa araw na ito, na kung paano mo siya i-enjoy. And then, yung nakikita mo yung magandang lugar, yung magandang beach resort. So, isabihin na lalo mong na-appreciate yung life mo. Kumbaga, yun yung tinatawag na present moment. Yung hindi aligaga yung isip mo sa trabaho. Kumbaga, kinakalimutan mo yung mga dapat mong gawin, yung mga dapat mong tapusin. At yung present moment na yon, na which is yun yung gateway ng eternal love, doon ka nakafocus kung ano yung ngayon, kung paano mo siya enjoy, kung ano ba yung dapat mong kainin, kung saan ka ba pupunta, kung ano ba yung activity na gagawin mo. Ibig sabihin, sobrang mong na-appreciate yung buhay, na yung saya pa lang, ang sarap pa lang mabuhay, kasi nga ganito yung life ko, and then kumakain ako ng masarap, pasarap sa buhay. So yun yung present moment, na lagi slow down ka, and then appreciate mo yung kung ano yung ngayon, kung ano yung blessing na natatamo mo ngayon. Kaya yun yung time na very powerful, at saka very connected ka sa sarili mo. Very connected ka kasi nga na-appreciate mo and very grateful ka, na which is yung being grateful, isa din yan sa mga high frequency. Ibig sabihin, very high vibes, very high vibration. Kumbaga, nagbabibrate ka into a higher frequency kasi nga nandoon yung gratitude sa'yo, nagpapasalamat ka sa buhay. So kapag higher frequency ang isang tao, ibig sabihin, high vibes ka, ibig sabihin, maganda yung mood mo. Very positive yung isip mo, yung mindset mo. So dito ka makakamanifest, dito ka madaling makakamanifest ng gusto mo, kung ano yung gusto mong makreate sa realidad mo. Kasi kapag nasa low frequency ka, or low vibes ka, or nandoon ka nagbabibrate sa fear, sa worry, yun yung tinatawag na low frequency. Ibig sabihin, mababa yung energy mo. So hindi ka dyan makakamanifest. The more na nasa low frequency ka, the more na na-attract mo rin yung mga negativity, yung mga kamalasan. Not like pag nagbabibrate tayo sa higher frequency, na nandun ka sa feeling na very grateful ka. So yan yung time na good timing para makamanifest ka lalo. Isabihin yung dahil sa nasa good mindset ka, dahil nasa high frequency ka, so yung mga positivity, yung mga good experience, nagmumultiply yun ng nagmumultiply. And then grateful ka sa mga natatamo mo ngayon, kung ano yung meron ka ngayon sa present moment. Kaya yan yung pinaka-gateway ng eternal now. So yung iba, very busy-busy yan sila, and then hanggang sa ma-stress na sila, at pag-uwi nila ng bahay, na-drain na yung energy nila at low energy na sila, kaya sila nagkakaroon ng stress. Not like pag nandoon tayo sa present moment, huwag ka munang mag-alala, huwag ka munang mag-isip, or huwag kang mamroblema sa trabaho mo. Kasi once na nagkaroon ka ng time para sa sarili mo, isabihin, nagkakaroon ka ng time sa self mo, sa soul mo, at sa connection mo, sa God self mo, sa God frequency mo. So, dyan tayo madaling makamanifest. Ang present moment, so, kailangan mo mag-slow down. Para din itong, let's say, bigyan ko kayo na isang example para maintindihan nyo rin. Example lang din natin yung sa school. Kapag ang isang teacher tumatawag ng mga estudyante, oh, ito, si Maria, sabi ni Maria, present. Si Anna, present. Si Juby, present. Si Scarlett, present. Pero kung ang isang tao ay hindi present, ibig sabihin, di ba? Absent. And another simple explanation ng present moment.
Halimbawa na lang, yung mga bata na nakapila sa harap ni Santa Claus. So, bakit sila nakapila at bakit sila nasa present moment? Dahil para makareceive sila ng gift. Kaya, ang another term ng present is gift. Kapag hindi ka present at absent ka, ibig sabihin wala kang gift. So, ganun din ang present moment mag-work sa eternal now. The more na nasa eternal now ka, the more na mabilis yung manifestation, the more na madali tayong makareceive ng mga blessings natin. Kasi dito lang nag-operate yung ating soul at dito lang tayo very connected sa ating God frequency or sa ating God spirit. So, hopefully, mga Archangel, marami tayong na-learn today or marami tayong na-realize sa mga sharing natin today about sa present moment, the power of the present moment, and the gateway of eternal now. And if you like this video, just comment below, share, and subscribe. Thank you!